sa mga kaibigan, ako to si Mr. Quips and welcome back na naman para sa ating panibagong episode mga kaibigan ng ating Bedrock Asumpi. Shut up! So bago natin pagpatuloy itong video na ito mga kaibigan, is meron muna kayo tatanong sa inyo mga kaibigan. Kung ano ba yung gusto nyong i-upload ko dito sa akin channel mga kaibigan? Kung gusto nyo ba ng Boro Bedrock Asumpi na lang yung i-upload ko dito? Or gusto nyo ba yung hardcore let's play ko, yung hardcore survival ko mga kaibigan? Or gusto nyo yung random videos ko pa rin, yung tulad ng Hive minigames, hardcore at saka Bedrock SMP, no? So sana mag-comment kayo dyan mga kaibigan, dahil gusto kong malaman ko ano yung mas gusto nyo mapanood dito sa akin channel. Para doon na lang ako mag-focus mga kaibigan, at para hindi kayo mawawala ng gana dito sa akin channel, no? So maraming salamat sa pag-comment dyan, kung mag-comment ka man dyan mga kaibigan. And yun na nga, ituloy na natin tong video na to. Pero bago yun mga kaibigan, don't forget to hit the subscribe button kung bago ka dito sa akin channel. And like this video na rin mga kaibigan. And let's go! Kaibigan, medyo bad trip tong araw na to mga kaibigan, no? Kasi kanina pa ako nagre-record dito kaninang umaga mga kaibigan, at ngayon mga 1 PM na yata ngayon mga kaibigan. So kanina pang umaga ako nagre-record dito, and yun pala, hindi pala rinig yung boses ko dito mga kaibigan, no? So etong portal na to dito nga pala mga kaibigan, is ito yung village na pupuntaan natin ngayon mga kaibigan, no? So naglinis lang ako dito kanina, nagbigay lang ako ng daanan. At kung makikita nyo naman dito, habang nililinisan ko dito mga kaibigan, is meron ako nakitang ancient debris dito mga kaibigan. So ayun na mga kaibigan, ito na yung ating first ancient debris. Nakita ko lang to habang naglilinis ako dito, habang sinisira ko yung mga netherrack dito mga kaibigan, at naglalagay ako nito mga torch, no, para walang mag-spawn dito sa area na to mga kaibigan. So yun na nga, nakita nyo sa timelapse natin mga kaibigan na nililinis namin yung ano dito, no, or inaayos namin yung ating nether tunnel. So nung nakaraang episode natin is nasa baba lang tayo, mga 43 yata yung Y level natin noon. At ngayon nandito na tayo sa 117. So ito yung ginagawa namin dito para kasi wala na mag-spawn, pero hindi pa rin maiwasan na merong mag-spawn mga kaibigan. Pakunti-kunti lang yung pag-spawn, pero hindi ko alam kung bakit nag-spawn pa rin sila. Hindi ko alam talaga, no. So yun na mga kaibigan, medyo madami kami ngayon dito sa server namin, lalo na kaninang umaga mga kaibigan. Halos andito yata lahat kaninang umaga dito, hindi ko alam. Basta ang dami dito mga kaibigan, and ngayong season 3 na to ng aming Bedrock SMP. Grabe, sobrang active na mga tao dito mga kaibigan. And sa totoo lang, nakakagana maglaro kapag madami kang kasama sa server, diba? So ngayon nandito kami lahat kasi wala lang, magana lang yung tao ngayong araw na to. Kaya ginaganaan din ako mag-record dito ngayon mga kaibigan, no? So ngayon nga mga kaibigan, nakikita nyo meron ako mga enchantment dito. And kung makikita nyo, medyo pasira na yung aking, pasira na nga yung aking mga armor dito, nako. Wait lang, kailangan ko tanggalin yung aking boots mga kaibigan, kasi pasira na talaga siya, eh. Tapos yung aking silk touch dito na pickaxe is pasira na rin siya mga kaibigan, no? Kasi nakita niyo sa timelapse natin, ang dami ng hinukay kong mga stone mga kaibigan, at dun sa nilalagay natin sa shopping district, no. So ito, nakikita nyo dito, marami na akong mga enchant dito. Kumpletong tools na yung na-enchant ko dito, at armor na rin. And magagandang ano na to, magagandang
magagandang enchantment na to mga kaibigan. Nakukuha ko lang to sa enchantment table, no? So yun na nga, yung gagawin natin para sa episode na to is kukuha lang tayo ng mga villagers mga kaibigan. So dito tayo pupunta sa portal na to, itong ginawa namin ni Star Gem dito. Asan ba yun? Dito? Ah, dito. O, nakikita nyo, meron pa rin nag-spawn dito. Kahit nilalagyan ko na ng mga torch dito mga kaibigan, ang dami pa rin nag-spawn dito. Wait lang, si Star ba yan? Ah, wait, namatay daw yung villagers niya. Okay, so I'm on the way na rin mga kaibigan na kumuha ng mga villagers, no? Kaya nakikita niyo dito, meron akong boat dito, meron na rin akong dinala ditong leash. Leash? Akala ko leash to. Lead pala. Pag i-use mo siguro tong lead, magiging leash siya. Huh? Or, ewan. So, ngayon punta na tayo dito mga kaibigan. So ayun boy, nandito na tayo sa village na to na nilink dito ni Star Gem mga kaibigan. Nakikita niyo naman dito, ang sasaya ng mga village dito mga kaibigan. So kaming dalawa pa lang yata ni Star Gem yung nakapunta dito. And wala, ewan ko na lang kung pupunta din dito yung ibang members para kumuha ng mga villagers, no? Kasi kailangan namin yung mga villagers mga kaibigan. Ngayon kailangan ko ng mga villager or dalawang villager lang naman yung kukunin ko. Tapos ayun, naglalag na naman ako dito. Di ko mag- Ano ba naman to, Phil DT? Ayun, so mag-aantay lang ako dito hanggang sa maayos tong internet na to mga kaibigan. Nakakalintik tong internet na to. Grabe ka. Oh, nakita. So ayun mga kaibigan, kung nakikita nyo, dinadala na dito ni Star Gem yung kanya mga ano dito mga kaibigan, mga villagers. So eto, kukunin na rin siguro natin tong villager na to kasi andito na siya eh, nag-aantay na lang na kukunin natin siya. Siguro itong villager na to dito mga kaibigan, paano ko ba idadala to dito? Wait lang, paano ko ba ano to? Ah, okay, alam ko na yung technique mga kaibigan. Tatanggalin natin to tapos ilalagay natin doon malapit sa boat. So may kita nyo yung technique na ito mga kaibigan, wait lang. Okay, so ayan, natanggal na natin siya. So ngayon, nawala na yung profession niya mga kaibigan. At kung ilalagay natin yan dito, and maglilink yata siya. Ayun, naglilink siya mga kaibigan. So pupunta yan dito, tapos ihanda na natin yung leash natin. Napasok na ba ni Star yung mga ano niya? Ayun, napasok na nga. Okay, so ang kulang na lang dito is hilahin na lang siguro natin to villager na to kasi ayaw talaga siya pumasok dyan eh. So hilahin natin yung boat dito. Ayun, pumasok na. Okay, so kunin na lang natin to kasi ito din yung gagamitin natin para tuloy-tuloy pa rin yung profession niya, no, na farmer pa rin. Kailangan natin yung farmer kasi iwan ko kung mag-breed ba yung librarian tsaka librarian kasi madalas namin ginagamit pang breed talaga is yung mga farmer talaga. Iwan ko kung gagana ba yung ano yung librarian tsaka librarian or ibang profession nyo kung walang farmer. Basta hindi ko alam kung naiintindihan ba yung sinasabi ko, basta ganun. So ayun, pumasok na si Star Gem, so malamang inaayos na rin yung kanya doon, no? So sana nga lang hindi kami magkakaano doon, hindi kami magkakaproblema doon sa Nether. So ayun na si Star Gem mga kaibigan, kasama yung kanyang dalawang mga villager doon. So tayo naman mga kaibigan, isa unahan natin yan si Star Gem, no? So kukunin lang natin to dito. Asan ba yung aking leash? Leash talaga yung tawag ko dito, hindi lead eh. Basta yung lubid dito sa Minecraft. So walin na kayo dito ang dalawa at unahan natin yung mga yun. Bilisan nyo. Ano ba yung technique na yan, Star? pinasakay mo dito yung dalawa tapos sumasakay ka dyan. Nilalakad mo na lang sana. Ano ba naman to? Naging sagabal ka pa sa daanan ko, Star eh. Bilisan mo. Ano ba naman to si Star? Ginagaya si Josh eh. Tamad magmina. Tapos ngayon si Star tamad naman maglakad dito sa Nether. Okay lang yata si Star dito. Di naman ang ano yung piglin eh. Mabait naman yung piglin. The best talaga yung piglin talaga. Kisa dun sa ano mga pig... mga... Ano ba ang tawag dun? Pigman? Piglins. Meanwhile... Hoy, ang bagay mo Star, ang bagay mo. Bilisan mo naman. Pinatay pa talaga. Di naman ang ano yung tao sa kanya. Okay, susunod muna tayo dito kay Star Gem. Tapos hihilahin natin yan pa dito. Ganyan ako katinoboy. Wait lang, gagana ba to? Parang hindi yata. Ayun. Ganyan ako katinoboy. Ganyan ako ka big brain. Ano ka ba naman, Star? Ayun, naunahan ko pa tuloy si Star. Okay, so ayan, nakita niya na yung boat dito mga kaibigan. So kulang lang dito is alisin natin tong boat at papasukin natin sila dito sa portal.
Ayun, pumasok na yung isa hindi pa. Okay, let's go. Okay, bakit ayaw, nandito na kami pero ayaw niya sumakay, bakit ganyan? Bakit ka ganyan, villager? Halika ka nga dito. Ayaw niya talagang sumakay, wait lang. Okay, ayun, sumakay na siya. So, andito na tayo sa base, mga kaibigan. Nakita nyo man dito, wala pa rin ang update nito, no? Yun pa rin yung episode 2 natin, yun pa rin yung update natin dito. Ang lahat yata kami dito ngayon sa server, mga kaibigan, is kumukuha ng mga, ano, no? Kumukuha ng mga villager para sa mga mending. So, si importante talaga yung mga mending, mga kaibigan, eh. Kasi, para hindi magastos sa kakagawa ng mga tools, ng mga enchant, mag-enchant na naman. Tapos, masisira na naman, mga kaibigan, no? Sobrang bilis lang kasi masira ng mga, ano, ng mga gamit dito. Kasi, yung mga mobs dito, mga kaibigan, is sobra, naka-hard kasi. Yung server namin ngayon, yung server namin is naka-hard mode, mga kaibigan. Kahit nung season 2 pa rin, naka-hard mode yung ano namin, yung server namin, no. Kaya yung mga mobs talaga dito is sobrang hirap. Sobrang ano nila, sobrang greedy nila at sobrang sakit ng hampas nila, ganun. So nandito na dito, mga kaibigan, ito yung aking mining area dito. Dito ako nag-grind ng mga stone na ginagamit ko doon sa Nether, mga kaibigan. Uy! Umaakit talaga siya, matinaw tong tao na to, matinaw to. Hindi to tao, zombie to. Huh? Ay, hindi siya zombie tao to, kasi may utak siya eh. Ginagamit niya yung utak niya, dumadaan talaga sa stairs na ginagawa ko dyan. So, eto yung aking mining area dito, at hanggang level 10 na yata yan, nagawa ko. At yung ginamit ko lang is dun lang sa Nether. At meron pa yata iba dito, yung mga, ano lang, yung mga diorite, mga ganun. Ayan o. So, hindi ko yan magagamit dahil hindi ko alam kung saan ko gagamitin yan. Wala pa yan ngayon, no? Yung gagawin natin is gagawa tayo ng temporary na ano nila. Temporary base or bahay nila dito. Tapos mga kaibigan, kung napansin yun, hindi pa ako gumagawa na aking bahay, no? So, sa next episode ko na siguro gagawin yun kasi mag-grind pa ako ng mga resources para doon, mga kaibigan. Kasi yung team ko dito, mga kaibigan, sasabihin ko na lang sa inyo ngayon. Yung team ko, mga kaibigan, para dito sa aking base at yung build team ko, tama ba kapag pronounce ko team? Team. Basta ganun. Sci-fi futuristic yung gagawin natin. So hindi ko alam kung kaya ko ba siyang i-build. Sina-challenge ko yung sarili ko, mga kaibigan, na ganun yung i-build kong design. Kasi first time ko lang gawin yun, no? So eto meron ako ditong spruce wood. So eto na lang siguro yung gagamitin ko. So gawa tayo ng 3 high na ano, na blocks. And gagawin dito natin ikukulong yung mga villager habang wala pa silang bahay, no. So gagawa din ako ng bahay para dito sa kanila, pero soon pa yun. Hindi pa tayo gagawa ng bahay talaga nila ngayon kasi we are lack of resources, mga kaibigan, pa kasi kakasimula pa lang natin dito. At saka meron pa tayo mga ginagawang iba, no. So mamaya mag-grind pa ako eh. Siguro magla-live na lang siguro ako habang nilalagyan ko ng barricade yung ano, or hindi ko alam, siguro hindi na lang kasi madali lang naman gawin yun. So yun, nakulangan pa. So eto na, mga kaibigan, medyo mainit na dito sa recording area, mga kaibigan, kasi hapon na ngayon eh. At saka eto na talaga yung init, na lumalabas na talaga yung init eh. Nagre-record ako ngayon dahil medyo kanina kasi umuulan na malakas, tapos wala masyadong hindi sumisikat yung araw dito sa amin ngayon. Kaya nagkaroon ako ng time na mag-record kahit ano na tanghali, na mga kaibigan, no. So ayun, ipapasok muna natin tong dalawa na to. And ayun, kasya sila. Okay, napasok na yung dalawa. Alright, so eto na, mga kaibigan, nalagyan ko na dito, no. Tapos meron pa ako akyatan dito. And medyo paggabi na siya, medyo matulog muna tayo ngayon. So ngayon, mga kaibigan, okay na yung ready na yung ating mga villager dito, mga kaibigan. So nagtatanong kayo kung bakit ko nilagyan dito ng ano, ng mga buttons, no. Kung nagtatanong kayo kung bakit nilagyan ko yan ng buttons, is para walang mag-spawn dito. And hindi ko alam kung ano pang ibang pwedeng magawa nitong buttons na paglalagay ko dito. So ang point ko lang talaga dito, mga kaibigan, is para walang mag-spawn dito. Ayun lang. Tapos nilagyan ko ng ilaw naman dito sa loob. And yun na nga, lalagyan na natin to dito ng kanilang mga profession, mga kaibigan. So lalagyan natin una itong farmer natin. And siguro pwede na natin to silang pakawalan, no. Pwede na siguro natin pakawalan to. Ayan, tapos lalagyan natin ng isa profession dito para mag-connect yung isa. Okay. So kailangan ko pala ng mga bed pala.
kailangan ko rin pala ng bed, no? So meron ako isang bed dito, siguro ilalagay ko na rin to dito. Okay, ayan, kunin nyo, tapos mag-breed na kayong dalawa dyan, ha? So kukuha muna ako ng lectern siguro, kasi wala akong books dito. Pero meron naman akong mga sugarcane dito at saka leather, so pwede tayong makagawa ng book, no? Wait lang, naglalag pa rin ako. Okay, so eto na mga kaibigan, konti lang pala yung aking sugarcane dito mga kaibigan. So 5 papers lang ba yung nagawa? Okay, 15 papers lang yung nagawa. And okay lang sa akin, basta makagawa tayo ng ano, basta makagawa tayo dito ng bookshelf. Ayun, bookshelf. Tapos paano ba gumawa ng lectern? Okay, slab yung kailangan natin. So ayun mga kaibigan, ayusin ko lang yung trade nitong librarian na to. Gagawin natin siyang mending, no? So siguro hindi ko alam kung gaano ako matatagalan dito. Pero panigurado matatagalan talaga ako. Kasi rare lang yung mending na lalabas. Chamba-chamba na lang talaga yun. Basta matatagalan talaga tayo dito. Yes, finally mga kaibigan, nakita niyo yung kanina. Meron na tayong mending mga kaibigan, pero wait lang, manghihiram daw sa akin si KC dito. KC. Kasi hindi KC. Ewan ko ba kung bakit KC yung tinatawag ko sa kanya. Basta yun na lang kasi talaga yung natawag ko sa kanya simula nung sumali siya dito mga kaibigan. So ayun, nakita niya rin na meron tayong mending dito mga kaibigan. Yes, meron na tayong mending. And ako yata yung pinakauna dito na nagkaroon ng mending mga kaibigan, no? O kailangan ko ng 20 na ano dito, 20 emeralds. So siguro magti-trade na lang ako. Kailangan natin ng Fletcher, no? Kasi doon tayo magti-trade sa kanya mga kaibigan. Siguro tatlong Fletcher yung kailangan natin. Tapos mag-grind ako dyan sa aking puno. At hindi pala siya tumutubo dahil meron pala akong na-miss doon na isaw. Okay, so aakyatin natin yan mamaya. Pero babalikan ko na lang ulit kayo mga kaibigan pag handa na tayo mag-trade sa mga Fletcher. At makuha na natin itong mending mga kaibigan, no? So kailangan ko na madaming mending. Kailangan ko ng 4, 5. Kailangan ko ng 5 mending sa ngayon. Okay, so 5 mending yung kailangan natin sa episode na ito mga kaibigan. And sa off-cam ko na lang gagawin itong iba. Kasi di pa naman siya pasira, oh. Ayan, oh. Di pa siya pasira kasi pickaxe lang talaga yung madalas ginagamit ko mga kaibigan. Dahil sa pag-grind natin ng mga stone, no? At saka itong ating armor dito, ayan, oh. Kasi madalas ako napapaaway sa mga haglins mga kaibigan dahil dun sa pag-aayos natin dun sa ating nether hub. So ayun mga kaibigan, babalikan ko na ulit kayo and let's go. Alright, so ito na mga kaibigan, na nandami ko nagawa dito ng off-cam mga kaibigan. Mga ilang minuto lang ako nag-off-cam dito mga kaibigan. Kung nakita nyo naman, tatlong malaking puno ng spruce na yung nilalagay ko dito. Kasi yun nga yung kailangan natin para pang trade sa ating mga Fletcher, no? Kasi kung nakikita niya dito, meron na ako mga emeralds dito mga kaibigan. At kung bubuksan natin yung inventory natin, meron na tayong isang stock dito mga kaibigan at 25 emeralds na ano dito na trade natin dito sa ating mga Fletcher, no? So kung nakikita niya dito, tatlo yun ang dagdag dito na villager sa akin and ginawa ko silang Fletcher silang tatlo. So ibig sabihin, pwede na tayo mag-trade dito sa ating mending villager mga kaibigan. Kasi meron na rin ako mga books dito, nag-grind ako kanina dyan sa aking maliit na sugarcane farm mga kaibigan. Kasi wala talaga akong books dito eh. Kaya nag-grind pa talaga ako kanina, no? So, at saka pala dito mga kaibigan, bago tayo mag-trade dyan, no? I-update ko muna kayo dito kung anong nangyayari. So meron nga pala akong animal pen na dito ginagawa ko kanina habang nag-grind ako dito, no? At naghihintay din ako kanina na lumaki itong tatlo dito mga kaibigan. And so ayan, naggawa ko dito ng animal pen para dito sa aking sheep and baka. Kaso nga lang mga kaibigan, isang baka lang yung nakita ko dito sa aking paligid. Hindi ko alam kung bakit hindi na nag-spawn yung mga baka dito. Takot yata makulong dyan. Meanwhile, grabe. Sira na naman yung audio ko, Mobizen. Ano bang problema mo? Ano bang problema mo, Mobizen? Hindi na naman narinig yung boses ko mga kaibigan. Sira na naman yung audio ko. At saka hindi pa nagpapaalam kung nasigira na ba talaga, hindi na ba ako marinig o rinig pa ba ako. Awit ka mo Bizen. Para kang ex ko, bigla-bigla na nawawala. Shut up! Joke lang. Pero anyway mga kaibigan, hindi ko na alam
kung naaayos ko pa ba tong video na to or naaayos ko pa ba tong episode na to, mga kaibigan, no? Kasi kita niyo naman dito, nagawa ko na yung dapat kong gawin para sa episode na to, mga kaibigan. Kasi yung dapat gawin nga natin, 'di ba, is maglagay ng mga mending dito sa ating mga kagamitan dito. So ayun, nalagyan ko na yung mga mending. Ay, eto, bakit di pa nalagyan? Ala, ayaw nga pala kasi di pa siya masyadong sira. So yung iba, mga kaibigan, is hindi ko pa nalagyan nga pala. So eto, hindi ko pa nalagyan tong aking fortune, itong aking sword, itong aking hoe, itong aking axe at saka shovel, mga kaibigan. Kasi hindi ko naman sila masyadong ginagamit. And ito lang talagang silk touch, mga kaibigan, kasi ginagamit ko siya sa pagmimina ng stone, no? So tapos na sana ako mag-record, mga kaibigan, no? Ang ginagawa ko na lang sana ngayon is naglalaro na lang ako dito sa server ngayon, mga kaibigan. Pero pagkatapos kong mag-ano yata dito, napanood ko kanina, hindi pa ako nakapag-trade ng mga Fletcher na to. Nasira na yung boses ko, mga kaibigan. Hindi na ako narinig sa recording, mga kaibigan, no? At ang dami kong ginawa dun, kaya hindi ko na alam kung paano pa ayusin. Good luck na lang sa akin bukas sa pag-edit nitong episode na to, mga kaibigan. Kasi hindi ko alam kung naaayos pa ba talaga yung episode, paggawa ko ng episode na to, mga kaibigan, no? Sobrang gulo na nito, sobrang gulo. Kanina nawalan din ako ng audio, hindi ko alam talaga anong problema ni Mobizen, mga kaibigan. Pero anyway, I think dito na natin tatapusin to. Hindi ko na pahabain to, mga kaibigan, kasi kanina pa ako balik ng balik dito sa aking recording area. Buti nga lang is medyo malamig yung panahon ngayon, mga kaibigan, no? Kasi meron daw kasing bagyo ngayon, tatlong bagyo daw dadating dito, sabi ng tatay ko. Kaya nakapag-record ako dito, mga kaibigan. Pero ngayon, I think kailangan na natin tapusin to. Kasi wala na akong gagawin, nagawa na natin yung objective natin para sa episode na to. Nakapag-mending na ako dito. And pag-trade na lang ako sa mending villager na to, mamaya, mga kaibigan, kapag nasira na siguro to, pasira na yung aking ibang tools na wala pang mending. So ayun, mga kaibigan, I think dito lang muna tayo para sa episode na to. At maraming salamat sa pagpapanood, mga kaibigan, kahit hindi ko alam kung okay pa ba talaga. Basta sana na-enjoy kayo sa episode na to at babawi na lang ako sa next episode, mga kaibigan, no? So maraming salamat sa pagpapanood at huwag nyo nga palang kalimutan, mga kaibigan, na mag-comment dyan sa baba kung alin yung mas gusto nyong i-upload ko dito sa akin channel, kung Bedrock SMP series ba? Pangalawa, or yung bang hardcore let's play natin, kung itutuloy ko ba yon? Kasi hindi na ako nakapag-dalaw dun. Pangatlo, mga kaibigan, kung gusto nyo ba yung random videos lang tulad ng hardcore, Bedrock, SMP, at saka yung Hive minigames, mga kaibigan. So pumili lang kayo dyan kung alin yung mas gusto nyong makita dito sa aking channel or alin yung mas nagugustuhan yung mapanood dito sa aking channel, mga kaibigan. Kasi ako nag-a-upload lang ako, mga kaibigan, nag-a-upload lang ako sa channel ko at hindi ko alam kung nagugustuhan nyo ba talaga to, ganyan. So maraming salamat sa pag-comment dyan, kung mag-comment ka man, at maraming salamat na rin sa pagpapanood ng video na to. Don't forget to like this video, mga kaibigan. Magkikita ulit tayo sa next episode ng ating Bedrock SMP, mga kaibigan, and goodbye.